Narito ang 23 hindi kapanipaniwalang mga iskultura sa buong mundo. Thinking outside the box. Kung pupunta ka sa Taipei Zoo, hindi ka lamang makakita ng mga buhay na hayop bilang pangunahing atraksyon, kundi pati na rin ang mga magagandang hippopotamus na animoy lumalabas mula sa lupa. 22. Mother o Lamire. Ang Lamire ay nagmula sa salitang Pranses na ang ibig sabihin ay ina. Ito ang pangalan ng gagamba. Ito ay 35 talampakan ang taas. Itinayo ito sa labas ng Tate Modern sa London. Gawa ito sa bakal na kumakatawan sa masipag na ina ni Louis Bourgeois. Ang estruktura ay itinayo noong 1999. 21. Creative Mind at Work. Si Bruno Cataluna ang utak sa paggawa ng mga manlalakbay na estatwa. Nagpapakita ito ng taong may hawak na maleta sa kanilang mga kamay, ngunit ang ibang parte ng kanilang katawan ay nawawala. Lumalakbay sila upang matagpuan muli ang kanilang nawawalang parte ng katawan. 20. I want to break free. Lahat tayo ay maaaring makarelate dito. Ang pagnanasang lumaya at maging malaya. Ang iskultura na ito ay tinatawag na Breakthrough from Your Mold. Ito ay nakadisplay sa Pennsylvania at nilikha ni Zenos Frodakis. 19. The Fountain of Youth. Ang magic tap o gripo na ito ay gumagalaw na eskultura na matatagpuan sa Espanya at mayroon itong walang katapusang supply ng tubig mula rito. Para itong lumulutang ngunit sa katunayan, mayroon itong tubo na nakatago sa daloy ng tubig na siyang sumusuporta sa buong estruktura. 18. Imagination has no limit. Hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. Ito ay kilala na isang lumubog na gusali na matatagpuan sa labas ng State Library sa Melbourne. Ginawa ito upang ipahiwatig ang bigat ng libro, kaya't ang silid aklata na ito ay lumubog. Ito ay idinisenyo sa bluestone ni Petros Spronk. 17. Watch where you're going. Si Tom Franzen ay mayroong kamanghamanghang mga iskultura sa buong mundo. Ito ay makikita sa Brussels. Itinayo ito noong 1985 at isa itong maliit na sketch ng komedya na kung saan ang lalaki ay lumitaw mula sa sinkhole na dinadakma ang paa ng dumadaang pulis. 16. FaceTime. Ito talaga ang imahe ng isang kilalang makata ng Romania na nagngangalang Mihai Eminescu na ipinanganak noong 1850. Ang buong mukha ng iskultura ay makikita lamang sa isang anggulo. Kung titingnan mo ito ng maigi, mukha itong ipininta sa ulap. 15. Cinderella Effect. Ang mga sapatos ay makikita sa Danube Bank kung saan ito ay memorial na itinayo upang bigyang karangalan ang mga taong pinatay ng Fascist Arrow Cross Militiaman noong World War II. Ito ay kumakatawan sa mga sapatos ng biktima na binaril sa Danube. Ito ang ideya ni Kan Togay, isang direktor ng pelikula at inukit naman ni Gyula Power. Ang iskultura ay makikita sa silangang bahagi ng ilog. 14. The World in Her Hands. Ito ay serye ng iskultura na tinatawag na Force of Nature na nilikha ni Lorenzo Quinn. Maraming mga estatwa na ito sa buong mundo at lahat sila ay naglalarawan sa mga babaeng umahawak ng daigdig sa ilang paraan. Makikita sila sa Estados Unidos, United Kingdom, Singapore at Monaco. 13. Just Hanging Out. Ang estatwa na ito ay matatagpuan sa Prague at ang tawag dito ay Man Hanging Out. Ang estatwa na ito ay talagang si Sigmund Freud at nilikha noong 1996 ng Czech sculptor na si David Cerny. Ito ay sinadya upang ipahiwatig ang intelektualismo sa panahon ng 20th siglo. 12. Relaxing in the Tub. Iyon ang literal na pinakamalaking paliguan sa mundo. Tinawag itong The Bather
o Day Badandi sa German. Ang artist na si Oliver Voss ang lumikha ng iskulturang ito gamit ang foam at steel. Ito ay may taas na 13 talampakan at may haba na 9 na talampakan. Ito ay nasa Binnenalster Lake sa Hamburg sa loob ng 10 araw. 11. Creativity takes courage. Si David Cerny ay may maraming mga kontrobersyal na piraso ng sining sa buong mundo. Tinawag ito na metamorphosis. Ito ay makikita sa North Carolina at mayroong 40 piraso ng bakal na pinagsama sa 7 mga bahagi at umiikot ng 360 degree habang bumubuga ng tubig sa lawa. 10. Reduce, reuse, recycle. Ang magandang seahorse na ito ay nilikha ni Jeffro Witto na mula sa mga piraso ng mga lumulutang na kahoy na kanyang kinolekta. Pinatunayan nito na walang mga puno ang nasaktan sa panahon ng kanyang proseso sa sining. Ang kanyang negosyo ay tinawag na Knock on Wood at siya ay mula sa Washington. 9. Breaking Through. Ang Passer Through Walls ay isang estatwa na matatagpuan sa Paris na batay sa isang tauhan na isinulat ni Marcel Amy na pagtanto ng karakter na maaari siyang dumaan sa mga pader at makapagsimula ng krimen at adultery. Sa kanyang huling pagtakas, huminto ang mahika at siya ay natrap sa loob ng pader. 8. It always seems impossible until it's done. Ito ang isa sa pinakatanyag na quotes ni Nelson Mandela at ang hindi kapanipaniwalang istrukturang ito ay dinisenyo ng South African artist na si Marco Schiaffanelli. Nilikha ito upang ipagdiwang ang 50 taong anibersaryo ng pagkabilanggo ni Mandela ng apartheid police noong 1962. Mayroong 50 na mga haligi bawat taon at inilagay ito sa Howick kung saan naganap ang pag-aresto. Kailangan mo itong tingnan sa tamang angulo upang makikita mo ang mukha ni Mandela. 7. Letting Go. Mayroong bagay na napakaganda gaya ng war sculpture na nilikha ni Robin Wright, isang artist na nakabase sa United Kingdom. Ang mga ito ay mga diwata na sumasayaw sa hangin at ang ilan ay napakaliit at ang iba naman ay kasinlaki ng tao. Ang mga ito ay nabuo sa mga dramatikong figura at lahat ng mga dandalayon o bahagi ng kalikasan ay kasama nila. 6. The Power of Books. Hindi ka panipaniwala kung paano nilikha ang sining mula sa anumang bagay at ang kamanghamanghang iskultura na ito ay pinagsama ni Mark Stilke. Gumagamit siya ng mga lumang libro na pwedeng ma-recycle at lilikha ng mga magagandang obra maestra gamit ang colored pencil, tinta, lacquer at pintura. 5. Perfection takes time. Ang installation na ito ay kilala bilang The Kelpies. Ito ay pinagsama ni Andy Scott at natapos sa loob ng 8 taon. Ang mga ito ay may taas na 100 talampakan at ang inspirasyon sa likod nito ay ang alamat ng water spirit na hinubog sa hugis ng mga kabayo. Ang mga iskultura ay makikita bilang pasukan ng Forth at Clyde Canal sa Scotland. 4. Art That Moves You. Si Anthony Ho ay tagalikha ng ilang hindi kapanipaniwalang mga abstract at kinetic na istruktura. Gumamit siya ng metal at polymers upang lumikha ng ilan sa mga pinakamagagandang mobile art sa buong mundo. Ang ilang mga istruktura ay may taas na 25 talampakan at ang mga ito ay nakakaakit na panoorin. 3. Who Dares Wake Me From Slumber? Maririnig mo ba ang higanting sumisigaw mula sa ilalim ng damuhan? Ang higanting ito ay tinawag na Ripped Up o Popped Up. Ito ay nilikha ng Hungarian artist na si Erwin Laurent Herve at pansamantalang ininstall sa Budapest Széchenyi Square para sa isang espesyal na art market fair na naganap doon. 2. Are You Brave Enough? Ang isa sa pinakatanyag na estatwa sa Lithuania ay ang Black Ghost na matatagpuan sa Klaipeda. Kung bibisitahin mo ang estatwa na ito sa nakakapagod at maulan na panahon, mag-iiwan ito ng takot para sa natitirang mga araw.
sinabi sa mga alamat na kung makikipagkaibigan ka sa estatwang ito, magkakaroon ka daw ng tagumpay at kayamanan. 1. Follow your art. Kahanga-hanga ang mga ginagamit ng mga tao upang lumikha ng sining. Si Mauricio Savini ay gumamit ng chewing gum upang lumikha ng makatotohanang eskultura. Tinatanong siya ng mga tao kung ninunguya niya ang bawat piraso at hindi niya ito nagustuhan. Ayon sa kanya, mayroon siyang katulong na siyang tumutunaw ng mga chewing gum para gamitin niya sa kanyang mga sining. Alin sa mga eskulturang ito ang iyong nagustuhan at bakit? Magbigay ng iyong pahayag sa comment section sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!